For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan po ang nasa Jeremiah 29:11. Sa mga kapatid po nating Kristiyano, kapatid nating mga Muslim, kapatid po natin sa iba't ibang religion, lahat po tayo'y naniniwala may magandang plano ang Panginoon po para sa atin. Maayong buntag sa kaninyong tanan. Unang-una po, buong pusong pasasalamat ko po sa ating Panginoon Diyos. Maganda po ang plano ng Diyos para sa atin lahat, para sa ating bansa. Mayaman po ang ating bansa, magaling po ang Pilipino. Kinikilala at tanyag sa buong mundo ang Pilipino. Ngunit kadalasan, ang kaganapan ng plano ng Panginoon hindi nangyayari dahil tayo mismo kulang ang pagkilos para mangyari ito. May naapi, hindi tayo nagsasalita. Yung nangaapi, lalo na kung siya'y malaking tao at makapangyarihan, hindi natin nilalabanan. Pag tama naman at klarong tama, minsan hindi natin pinaglalaban. Dito sa Davao City, sa Taguig City, at sa buong bansa, nakikita natin ang pagbabago at progreso. Kapag ipinaglalaban ang tama, ipinagbabawal ang korupsyon, malinaw ang mga pulisiya, at nagpapatupad ng disiplina. Nagkaroon po ako ng pagkakataon makausap ng personal ang ating Pangulo. Naibahagi ko po sa kanya na ako ay kaisa niya sa laban sa katiwalayan at sa mga reforma sa gobyerno. Basta't sa graft and corruption, 100% po ang support ko. Naipakita ko rin po na pagdating sa Senado, 90% ng kanyang mga reforma ay aking sinuportahan at aking pong pinaglaban. Natalakay din po namin ang BBL at naipaliwanag ko sa kanya ang aking prinsipyo at ang aking posisyon. Nakinig din po ako sa kanya. For the record, I will not sacrifice my principles for politics or for any position in government. And for the record, the President did not ask me to do so. Ang prinsipyo kailanman ay hindi ko ipagpapalit sa politika o posisyon sa gobyerno. For the record, I believe that the whole Mindanao should get a BBL-like law and not only the MILF. Kailangan po yung powers, pondo na nasa BBL ay mapunta sa buong Mindanao at hindi lang po sa MILF. That is why the calls of Mayor Duterte and Senator Pimentel and many of our kababayans here in the South for federalism are getting louder. That is why calls for decongesting Metro Manila, decentralizing power is gaining ground. That is why I filed today a Mindanao Peace and Development Plan. And that is why I'm calling all those in government to act now. Huwag pa na plano, huwag pa na pangako sa eleksyon. Ipakita po natin na lahat tayo na gusto ng decentralization, federalismo, decongestion, or ilabas ang pondo sa Metro Manila, kaya nang gawin yun. Ilipat natin ang DOTC sa Clark, ilipat natin ang Department of Tourism sa Cebu, at dito sa Davao, ang DNR or Department of Agriculture ay pwede natin ilipat. Tunay na pagbabago at hindi panay pangako. Pinagdasal ko po at pinag-isipan sa aking pag-iikot sa buong bansa para sa aking advocacy na PTK, presyo, kita at kaayusan. Presyo, trabaho, kita at kaayusan. Nakita ko po ang kalbaryo ng mga magsasaka, vendors, tricycle at jeepney drivers, mga nasa taxi, mga nasa palengke, na biktima po ng 5-6. Sa 5-6 nangungutang dahil kulang ang panggastos, kulang ang kanlang pang-araw-araw, kulang po ang pondo nila sa pagnenegosyo. Ang hirap ng buhay ng pasahero o commuter at ang hirap at kalungkutan ng OFW, lalo na po ang kanilang pamilya. Mga kapwa natin po silang Pilipino na ang hinihingi lamang po sa atin ay konting pag-unawa at konting malasakit. Malinaw po sa akin ang problema. Gusto ko pong maging bahagi ng solusyon. Payagan niyo po ako naging bahagi ng solusyon.
I am running for Vice President of the Republic of the Philippines, and I'm putting my faith in God and to you, our people. And I'm praying for a president who will make us proud and bring true change, tunay na pagbabago sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong lahat.